Good afternoon, everyone. I am Sarah Fojas, and I will be your host today for the online MediaCon with some of the members of Sparkada, the newest Sparkada of Sparkada GMA Artist Center. Before anything else, we would like to thank all our media friends and GMA internal teams for virtually joining us in this event. Last April, Sparkada GMA Artist Center launched the newest Sparkada called Sparkada. Today, 5 out of the 17 young and fresh faces of Sparkada, handpicked by renowned star maker Mr. M, will join us and tell us more about what to expect on their journey as they star in GMA shows. Let us also discover their colorful backgrounds, not to mention their potential to become this generation's biggest stars. Without further ado, we may be call on the 5 head turners of Sparkada. Let us all welcome Rahil Birria. Hi po, good afternoon. Kamusta po kayo lahat? Can you guys hear me po? Yes po. Good afternoon, Rahil. Hi po. Thank you. Tawagin naman po natin si Larkin Castor. Hello po, good afternoon everyone. Sean Lucas. Hello po, good afternoon sa lahat. Thank you all po for coming. Vince Maristella. Hello po, good afternoon po sa lahat. Thank you for having me. Thank you also for being with us. Maya-maya po mag-join din po sa atin si Michael Sager. So at this point, we are now opening the floor for questions from our media friends. Our first question will come from Ms. Aubrey Carampel of 24 Horas. Good afternoon po, Ms. Aubrey. Good afternoon. Thanks, Sarah. Hello. Teka, wait. Sino na bang nandito? Larkin, Sean, Vince, tatlo pa lang ba sila? And Rahil, yan. I know Rahil and Sean are in Love, tama? Love Is? Apa, apa. Kayong dalawa lang ba? In si, this Vince po. Si Vince po. Ah, si Vince din. Okay, Vince. You started, ano na, no? You started taping for the show. Yes po. Oh, si Vince kasi I know you started ano, 'di ba? You started as a child actor. Tama ba? Ah, yes po, nung ano, no. So this is not your first time. Honestly, parang first time ko siya kasi wala na po akong maalala nung ano nung bata po ako. Pinaka-recent ko is nung nagko-commercial model na po. Parang yun na lang po yung naalala ko. So parang ano, parang umulit, kumbaga. Parang you started ulit. Ganon yung pakiramdam. Parang ganon po yung pakiramdam. Parang first time ko, ganon. How was the experience na makabalik sa acting? Masarap sa pakiramdam na yung nakabalik ako sa acting, yung gusto ko yung ginagawa ko. Kasi matagal ko na po siya gusto at pangarap. Sobrang swerte ko din na nakatrabaho ko si Sophia at si Allen kasi ang gagaling nila umarte and grabe yung guidance and tips na binigay nila sa amin. Grabe, no? Nagbibigay na ng tips si Sophia tsaka si Allen. Oh, pero ano yung mga tips na binigay nila sa inyo? Yun nga, parang pag nasa Excel na kami, parating own your space, huwag kang mahiya, ilabas mo kung ano yung gusto mong ilabas. Kasi hindi lang naman sila yung nag-guide sa amin, pati sila direct. So, madaming tumutulong sa amin. Kaya nakakatuwa lang na halos lahat kami nagtutulungan at parang mas madali yung trabaho kasi lahat kami naging close po. Ano yung character mo doon, Vince? Ako po si Tristan Ferrell po. Ako po yung pinakamatanda. Ako po yung pinakamatanda sa magpipinsan. So, para sa akin medyo parang close to my character kasi nung nandun kami sa may taping, ako din po kasi talaga yung pinakamatanda sa kanila. So, yung character ko nagbibigay ng advice ganun. So,
Parang ganun din pag nasa Excel na nagbibigay din ako ng advice, parang ako lang. parang ikaw. So hindi ka na nahihirapang mag-adjust, kumbaga. Meron lang po mga ibang Excel na nahihirapan, pero kayang-kaya. How about you, Raheel? Yes po. Raheel, you're ano no? Phil Pakistani. Opo, half-half po. Half-half. So, paano ka napunta sa ano, sa Sparkada? How were you discovered? I think po, from what I remember, I think po sa Instagram lang, and then nag-audition ako. And then akala ko, hindi na ako makakuha. Then nagulat na ako na, andito ako, kasama na ako. Pero, pangarap mo na talaga maging artista. Dito ka ba lumaki? Dito ka dito sa... pa ako lumaki sa Philippines buong buhay ko. Pero yun nga, hindi ko po talaga pinangarap. I just grew to love the yung acting, everything, ayun, sa... Ayun, I fell in love with it na lang. Nakita ko yung audition mo eh. Parang gulat na gulat ka din na parang, oh, akala ko audition lang. Cast na pala ako ng Caught in His Arms. So, yes. ano yung tell us about the acting experience? Sabi mo nga parang nagugustuhan mo na rin siya. Ayun po, yung acting experience po, sobrang fulfilling, especially nung natapos na namin yung taping namin. Sobrang fulfilling po niya. And to be able to work with sila, Alan, Sophia, yung mga veteran actors and actresses, eh, marami po ako natutunan sa kanila. Just by being with them, nakikita ko kung paano sila nag-memorize. Si Sophia, titingnan nila yung script, memorize niya. Gusto ko maging ganun. Yung tinatry ko rin ma-adapt yung working attitude nila para ma-prolong rin yung career ko dito sa industry. Ano bang gusto mo? Like, kunyari, ano bang gusto mo? Rom-com? Action? Drama? Sa tingin mo, saan ka mag-excel? Siguro rom-com po. And siguro action na rin. Either of the two. Siguro sometimes drama. Siguro kahit lahat na. Lahat na. Ongoing naman yung workshops, no? Ongoing, yes, yung sir. Workshops, no? Oo. Si Sean then is also with, ano, kasama ka sa cast, di ba, Sean? Yes po. Kasama po. What's your role? My character is Troy Ferrell po. Ako po yung pinakabata sa magpipinsan. So ako yung pinakamakulit, pinakamaingay, palabiro, tagabasag ng trip, ganun. So sobrang na-enjoy ko po talaga kasi wala, masaya lang yung character ko pero there's masaya siya pero there's much more to him than meets the eye, kumbaga. Parang it might seem shallow at first na ganun lang siya pero he's so much deeper pala. So I really enjoyed playing him. Ganun ka ba in real life? Siguro, I'd like to say na ganun ako in real life. Na masayahin ganun. Pero syempre, like everyone has their struggles. So I guess I'm like that as well. Mm-mm. Ikaw naman, first acting experience din. Opo, unang sabak ko po talaga sa acting yon. As in, pagdating ko, nawindang ako sa dami ng camera, sa ilaw, ang daming tao. Pero syempre, so I felt pressured. Pero it's like good pressure naman na I had to do well and that parang di lang ako makapaniwala na ginagawa ko na yung, like, umaarte na talaga ako, kumbaga, parang ganun. And Larkin, ano naman ang aabangan namin sa'yo? Kung silang tatlo nasa Caught in His Arms, Larkin, tell us about anong mga future na gagawin mo. So ngayon po, puro performances pa lang ako sa AOS, mga shows po, guesting pa lang. And actually, excited din po ako masali sa mga show kasi gusto ko na rin ma-experience yung mag-acting aside sa singing, aside sa dancing. Gusto ko ma-explore pa lalo yung ano pwede ko magawa sa career ko. Pero before joining Sparkada, anong pinagkakaablahan mo, Larkin? Before po mag-GMA, nagko-commercials po ako dati. Tapos, aside from that, gumagawa rin po ako ng kanta minsan. So, yun lang po yung pinagkakaano ko. Pinagpupokusan ko dati. So, mas more on singing ka? Yes po, kung sa talent. Oo, singing talaga. That's why you're on AOS. Yes po. May ano ka na ba? May... on parang ilo-launch ka na ba as one of parang singers ng GMA Music? Anong plano na ba? Wala pa pong plano sa ngayon. Wala pa. Oo. Pero gumagawa ka ng songs. Yes po.
yung mga ano, minsan-minsan lang naman pag ano. Pero di ko pa siya natatapos lahat. Pero sino mga idol mo? Sa singing po. Mm-mm. Mga ano po eh, sila John Mayer, yung mga... Actually, mahilig po talaga ako sa mga old musicians. Yung parang sila B.B. King, yung mga ganyan, mga blues po. Kasi mahilig po talaga ako doon. Tapos sa ngayon, sila Arthur Neri, sila Adi. Since nagagalingan din po ako sa mga, ano nila, mga boses nila. So, performer ka talaga? Yes po, pwede. What's your ultimate goal upon joining show business? Na ma-discover ko po kung ano talaga yung gusto ko na gawin aside sa singing. Kung ano pa yung pwede ko magawa para mapabuti yung sarili ko. So, acting wala pa? Wala pang guesting? Kahit anong, wala pang experience sa acting? Wala pa. For now, yes. Mm-mm. Pero ready ka naman. I guess so. Ready na po. Basta kung may dadating na opportunity, I will take it. Mm-hmm. Thank you so much. Yan lang muna. Thank you. Thank you, boys. Good luck. Thank you po. Thank you po, Miss Aubrey. Our next question po is from Sir Rumel Gonzalez of PEP. Hello po, Sir Rumel. Hi. Well, my first question is for Sean Bukas. Sean, I read somewhere na idol mo si Miguel Tan Felix. Bakit? Ano po, ang galing niya umarte, and aside from that, what I really idolize about him is sobrang galing niya rin talagang sumayaw. Kaya, tsaka in terms of fashion din, ang galing niyang pumorma. So, yung lahat ng yun yung reasons kung bakit idol na idol ko siya. So for sure, pag pinalabas na yung Voltes 5, papanood. Ay, syempre po, matik yan. Voltes 5. Tapos nabasa ko din na gusto mo maging ka-close si Miss Heart Evangelista. Bakit naman? Ah, sino naman pong hindi, di ba? Heart Evangelista, yan eh. Tapos, you know, hiram-hiram lang tayo ng shopping bag niya ng Dior, tas IG story lang, pang-flex lang, ganun. Tuwang-tuwa yung mga kasamahan mo eh, mabanggit si Heart, di ba? Tapos isa na lang, may nabasa din ako na sometime a few weeks ago, na-intimidate ka daw kay Lynn Alcantara nung nakita mo siya sa AOS. Bakit ka naman na-intimidate o na-starstruck ka sa kanya? Hindi naman po intimidate. Like more of na-starstruck lang po talaga. Kasi nga po, first, bago talaga ako sa showbiz. So to see someone like her, na super pretty, talented, and ano na, parang established na artista, parang na starstruck lang ako, nag-freeze lang ako, tinignan ko lang siya, di ako napagsalita. So given a chance, gusto mo makasama sa isang tele-service day, Art? Oh, sure, no, sure po, why not? I'd be really honored and happy na makasama siya sa isang teleserye. Ayun, thank you, Sean, and congratulations for being Spargada. Next, si Rahil naman. Rahil, half Pakistani ka, di ba? Opo, Sir Romel. So, doon ka pinanganak? Dito po, sa Las Piñas po pinanganak. Ah, hindi ka pa nakakapunta doon? I went there po nung bata ko, pero for a year lang. And then dito na po ako buong buhay ko. So, ano yung masasabi mong ugali mong Pakistani ang meron ka? At ano yung ugaling Pinoy mo naman na meron ka? Honestly, sa ugali Pakistani, I'm really not sure. Pero siguro madidistinguish ko siya if alam ko talaga yung Filipino side ko. Siguro sa Filipino side, yung sa pagiging, tawag dito, yung pagiging matulungin sa tao, ganun siguro. Tsaka pagiging mabait sa tao. Pero yung sa Pakistani side, siguro hindi ko lang siya makontrol. Siguro mukha talaga akong matapang lang. Siguro yun lang yung nakuha ko sa Pakistani side. Out of control ko yun, siguro. May project ka na ba, Rahil, sa GMA? Ano po yung Caught in His Arms, yung first project ko po? And given a chance or a choice, kung merong Heart Evangelista si
Sean, ikaw, sino naman ang crush mo sa GMA na gusto mong makatrabaho? Si ano po? Si Hearty Violista, si Marian Rivera, si Kailin Alcantara, si Barbie. Basta yung mga mga established actresses sa GMA. Ah, so pareho kayo ni Sean na may heart at merong Kailin, di ba? Isa lang, yung unang-unang gusto mo maging leading lady, sino yun, Rahil? Ah, leading lady, siguro si ano na lang po. Heart na lang po. Ay, naku, mag-aaway kayo ni Sean. Tara, joke lang. Ano naman para sa iyo ang kaibig-ibig o attraction mo kay heart? Ano po? Ayan, reaction si Sean o nilalat mo nga. Ano yung nakikita mo kay heart para magustuhan mo siyang maging first leading lady, para maging crush mo siya? Nagustuhan ko po kay heart yung mata niya, yung nakikita ko lang po sa videos, yung ugali niya sa mga tao, kung gaano siya ka-genuine, saka mabait. Kaya ako siya nagustuhan. Ayun. So, ayan, kalaban mo na dyan si Sean. Tapos, ito naman dahil, kasi nakita ko yung iba mga pictures mo, may mga shirtless pictures ka, tsaka itong si Vince. So, sa Sparkado, ba kayong dalawa ba ang ginugroom na maging mga hunk? Kasama din si Xavier, I think, di ba? So, dahil sino sa inyo ni Vince ang tingin mo eh mas hot? Ay, ito po si Vince. Siyempre, di na ako lalaban siya. Talaga ba? Okay, thank you, Rahil. Oh, Vince, anong reaction mo doon? Mas hot ka daw kaysa kay Rahil. Hindi, mukhang siya yung mas hot sa akin eh. So si Xavier na lang ang kalaban mo, Vince. Si Xavier na lang ang kalaban mo sa pagiging Sparkada hunk. Hindi, wala pong competition pagdating doon. Sa... Talaga ba? Naniniwala ka ba doon? O naniniwala ka na dapat may competition pa rin amongst you? Siguro merong like hindi ko sinaseryoso masyado pag sa kanila kasi magkakaibigan kami. And parang kakatapos lang namin sa project. So wala pa, hindi ko pa nakikita na competition sila Rahil, ganun sila Xavier kasi parang may kanya-kanya po kaming project po. Ano yung mga projects nung naka-line up na, Vince? For now po, patapos pa lang po kami sa Cotton is Arms, yung Wattpad series. And then hopefully, sana maraming season 2. Ganun po. Ba, ikaw naman, Vince, sino ang crush mo na gusto mong makatrabaho sa gym? Si Bianca Umali po. Bakit si Bianca, Vince? Gusto ko lang yung aura niya. Ang lakas nung dating niya. So parang, awan ko, na-starstruck rin ako. Mayroong wow factor. Na-meet mo na siya in person? Ay, hindi pa po. Nahita ko lang po siya sa GMA. Ay, hindi pa kayo nagkakakilala. So pag nakaharap mo na siya finally, ano ang una mong sasabihin kay Bianca? Hi! Hi! I'm Vince! Ganun lang. Man, a few words ka pala, Vince. Oh, few words lang. Isa na lang, Vince. Ano sa tingin mo ang nakita sa'yo ng GMA para gawin kang exclusive artist ng Sparta? Siguro po, yung personality ko rin po, sobrang laking factor nun. Na marunong ako makisama. Wala po akong pinipiling tao. Mataas man o mababa. Like, I treat them as equal. Yun lang po. And siguro, masabi ko, funny ako. Actually, ayan. Ang cute-cute ni Ben, sabi nga ni Gorgie na mamaya, I'm sure magtatanong sa'yo after ko. Totoo namang cute ng si Ben. And very mati ni Idol. Ayun. And my last question is for, sino pa kayo dito natatanong? Si Larkin. Si Michael ba? Wala pa din, ano? So, si Larkin. Hi, Larkin. Hello po, Sir Romero. Larkin, curious lang ako. Saan kinuha yung first name mo?
Nagpakwento po kay Daddy, ang sabi niya, nag-search lang siya sa Google, yung nicknames. Larkin yung lumabas. Ano daw ang actual na sinerch na kaya lumabas ang Larkin? Ano, unique name for babies. Ah, okay. Actually, unique nga. Napansin ko nga na medyo kakaiba ang pangalan mo. Tapos, are you pure Pinoy? Kasi yung Castor, hindi ako sure kung Pinoy ang Castor. May lahi po akong Espanyol. From that. Lahing ano? Espanyol po. Espanyol? Ah, okay. So, ikaw naman, Larkin, parang amongst you, ikaw yung parang medyo nag-gear towards singing. Mas gusto mo bang maging singer kaysa maging actor? Sa ngayon po, hindi ko pa masabi kasi hindi ko pa po na-experience yung acting talaga na show. Yung ganun. So, for now po, gusto ko muna siya ma-discover. So, wala ka pang serye? Wala ka pang acting job sa GMA? Wala pa po. If ever, tulad ng tanong ko sa tatlo kanina, sino ang unang gusto mong makapareha sa GMA? Ang ganda ng ngiti mo, ha? Parang excited sa isasagot mo. Nung una pong sagot ko si ano rin, si Hart. Pero si ano Iba naman. Si ano po, Bea Alonso, nung nakita ko siya. Sobrang na-start sa po ko. So, ayun po, siya, sa tingin ko po sa ngayon, siya po yung pinakamaganda sa GMA. So, if given a chance, gusto mong siyang makatrabaho sa Bea? Yes po. So, paano ka na-discover sa GMA or sa Sparkle Larkin? Actually po yung ano si Miss Abby Niesta po na matagal na po akong ini-encourage sumali sa showbiz. And yung, si Miss Abby Niesta po, consultant ng GMA ng Sparkle. Ah, okay. Matagal na po niya ako ini-encourage. Tapos recently lang po, mga last year, pumayag na ako kasi sayang naman yung opportunity. Tapos wala rin naman akong ginagawa at that moment. So sabi ko, sige, kukunin ko na kasi hindi ko naman alam kung saan ako dadalhin nito. And right now, I'm happy where I am. So before this, bago ka maging Sparkada, totally wala kang ano mga experience sa showbiz? Wala po. Wala po sa showbiz. Ah, bongga naman nun, di ba? Sino idol mo, Larkin? Si Kuya Alden po. Si Alden. Ah, hindi singer. Kala ko singer is nasagot mo. Si Alden. Anong aspeto ng pagkatao ni Alden ang gustong-gusto mo, Larkin, kaya idol mo siya? Nung dating po niya, kung paano niya po dalhin yung sarili niya. Pag tuwing meron siyang trabaho, binibigay niya lang. Parang natural lang sa kanya yung ginagawa niya. Parang gustong-gusto niya. Gusto ko rin po ma-reach yung ganun point sa career ko na andun na ako na ginagawa ko lang kung saan ako masaya. Ayun lang po. Nako, ang gusto mong leading lady si Bea, tapos idol mo si Alden. Dapat pala nilagay ka sa start up para kasama mo yung dalawa, di ba? Sakto nga po. Sayang, hindi ba? Anyways, thank you, Larkin. Thank you, bro. Congratulations. Si Michael, wala pa din, ano? Mamaya na lang siguro. Anyways, sa inyong apat na guys, congratulations. Thank you po, Sir Mel. For our next question po, tawagin naman po natin si Sir Ruel Mendoza of Pangmasa. Hello po, Sir Ruel. Ayan, hello. Yes, good afternoon. Ayan, so, okay. Para sa inyong, ilan ba kayo dito? Apat. Okay. Ano ba ito? Ayan. Okay, gusto kong malaman kung what made you stand out sa audition nyo sa Sparkle. Ano yung ano, naging ginawa ninyo para mapansin kayo ni Mr. M at sino man yung mga taga GMA Arts Center. Okay, let's start with si Larkin. I think ang nag-stand out po sa akin yung potential ko sa pag-acting tsaka sa iba kong talents. Kasi bago pa lang po ako magsimula sa GMA, naging open na po ako sa gusto kong chance na maging better sa acting. Kasi
na actually na-enjoy ko po talaga siya kahit hindi pa ako marunong noon nung at that time. Nagagawa ko po siyang gamitin para malabas yung emotions ko, para mapakita yung creative side ko sa mga scenes na pwede kong i-perform sa para kay Mr. M. Ayun. So pinagdrama ka sa audition mo? Opo, drama. Mabilis ka bang umiyak? Ano lang, sakto lang po. Sakto lang. Sa sample nga, iyak ka nga ngayon. Masaya po. Hindi mo kaya. Okay. Sige. So hindi ka kumanta. Hindi, dahil sabi kumanta mo nga, di ba? Ah, kumanta ka rin. Okay. So singing, acting. May pasample nga ng isang song dyan. Isang verse lang ng song. Sige. Okay. Pakinggan natin kung tama yung sa... Uy, may gitara ka agad. Ang bilis. Okay. Handa po. Okay, sige. Even the best of all doubts sometimes, even the wrong words seem to rhyme, and out of the night life fills your mind, I somehow find you and I. Eh, galing. Ipalakpakan niyo naman si Kuya Larkin. Ayun. So ang mga music influences mo sa acoustics lang or any sort of song? Actually mahilig po ako sa rock, sa blues, sa alternative kasi pinalaki po ako ni Daddy sa mga bandang parang Pearl Jam, Nirvana, mga ganun po. Ayun. Kaya pala, and do you play any other instruments aside sa guitar? Wala po. Gusto ko pong try ng drums, pero wala pa. Ayun, okay. Ang galing naman, pero nakaka-turn on sa babae yung magaling mag-gitara. Ha? Ayun, kaya galingan mo pa dyan. Okay, thank you, Larkin. Okay, si Sean naman, ano yung naging standout na talent mo at napansin ka sa Sparkle? Siguro po before sa school I dabbled in like singing and dancing rin aside from acting, but like there's so much more room to improve, so what made me stand out talaga was my curiosity din as someone na first timer sa showbiz, so I was very eager to learn and improve. Tsaka I'd like to say po siguro my sense of humor. Like, okay, so pwede kang comedian. Pwede. Siguro po, I'd like to say so. Ayun. De, pero nung nag-audition ka, ano ginawa mo? Kumanta ka ba? Sumayaw ka? Pinag-acting ka rin ba? Opo. Pinagsayaw, pinakanta, pina-acting po. Ayun, okay. So, hindi ba, may space ka ba dyan para sumayaw? Or Or... wala po eh. Wag na, okay. Sige, wag na lang. Sige. Okay, sige. Thank you. So, yun ang, ano ba pinaka-specialty mo? Dancing or ano? Yung ba yung gusto mong gawin? For me, gusto po talaga gawin is acting. Pero as for dancing and singing, kasi po hobby ko lang po siya when I was a kid. So I also enjoy doing it po. Ayun, ngayon pagkakakitaan mo na yung hobby mo na yan. Okay, thank you, Sean. Okay, kay Vince naman tayo. Okay, Vince, ano yung ginawa mo nung audition ng Sparkle? Naalala ko po nun, drama na sobra yung sa audition ko po. Okay. As in, naalala ko sa movie pa yun ni Joshua Garcia at ni Julia Barreto. Ah, okay. Lines ko na pinagawa sa akin. Siguro nagawa ko po ng tama, kaya po na kuha ko. Na-impress. Na-impress sila sa'yo. Grabe lang po, ganun. So, ayun. Siguro yun po yung nakita nila kung paano ako umarte and yung attitude ko din po towards work. Ayun, okay. So, memorize mo pa yung lines na sinabi mo? Hindi na po. Hindi na. So, kung papaartihin kita ngayon, hindi mo magagawa. Hindi po. Hindi. Okay. So, aside sa acting, ikaw ba dancing ka rin ba? So, kumakanta ka rin ba? Tama na yung nagpapakita ka ng mga abs mo sa Well, talent din yun. Mahirap din gawin yun.
Ano po, ngayon po, nag-aaral po ako na sumayaw. And siguro susunod pati din kumanta po. Kasi gusto ko rin po matutunan yung mga ganung bagay kasi alam ko makakatulong siya para sa akin. Yeah, so at kailangan yung gawin lahat 'yan. Okay, 'di ba? Dance, act, para triple threat kung tawagin. Okay? Okay, thank you Vince. Okay, kay Rahil naman tayo. Okay, Rahil. Hi po. Sure. Yeah, so anong ginawa mo nung audition ng Sparkle at napansin ka bigla nila Mr. M? Honestly, last year nag-audition po ako around October. Wala po talaga akong alam sa acting, dancing, singing. Ano lang po ginagawa ko, basketball, boxing, yun lang. Then, ayun, pina-acting po ako. Pina-kanta po ako. Pina-dance po ako. Hindi po ako prepared dun eh. So, naglagay lang po ng TikTok dance sa kanan ng phone. Tapos, sinunod ko lang yung dance. Tapos, I didn't expect to be, you know, handpicked. Kaya siguro na-realize ko lang po na nakitaan ako ng potential kaya rin ako nandito ngayon. Okay. So last year ka pa nag-audition? Yes po. Ayun. Kayo ba Larkit, Sean, Vince, kailan kayo nag-audition for Sparkle? Last year din ba? Kayong yes tatlo? Po. Ako around mga September po. Okay. Ganun din kayo? November, December po. Ah, okay. So halos pare-pareho pala kayo sabay-sabay. So, kayo ba in-expect ninyo makukuha kagad kayo? Or, kasi ang tagal, di ba? April, parang kailan ba sinabi sa inyo April na pasok kayong apat? Ayun. In-expect nyo bang ano? Papasok kayo? Hindi ba? Sa project po ba or sa... Sa ano? Sa Sparkle. As a Sparkle. Siguro kasi para ang tagal ng pag-antay, di ba? September, October, di ba? 6 months yata pag inantay ninyo. So, siguro po ano, ako medyo kinakabahan na po ako nun. Kasi po, hindi na po nakuha kasi medyo matagal po. Yung... Ayun. So anong balak mo sana kung hindi ka matanggap sa Sparkle? Yung sa akin po kasi is nag-aaral pa po ako college. So, as of now, graduating din naman po ako. So, yung bala ko po nun, wala. Tutuloy ko lang po yung pag-aaral ko. Tapos, hindi ko alam, makapag-work ako sa mga corporate. Makakuha ako ng corporate job, ganun po. Yun po yung naisip ko po. Eh, swerte din po na nakuha ko yun. Like, kung ano po yung gusto ko talaga. Blessings ako po. Ang galing. Okay. Okay, Rahil, ikaw ba kung sakaling hindi ka pumasok sa Sparkle, anong gagawin mo? Ano yung next plan mo? Siguro I would focus na lang po on, you know, siguro I'd focus on continuing my study tsaka continue working sa company ng dad ko like what I was doing for last year. Okay. So you're working na rin pala? Last year, pero I stopped year. Rin. Yeah. Ayun, okay. At least may, ano ka, may papasukan ka kung sakaling hindi ka naging artista. Okay, thank you. Ikaw, Larkin, may ano ka ba? May next plan ka ba, just in case? Ako po, nasa first year of college pa rin po. So, bala ko po, tapusin ko muna yung college bago magta-try ulit ako sa showbiz. Ayun. So ngayon, nasa showbiz ka, continuous para ba yung studies mo or ano? Yes po, pinagsasabay ko po ngayon. Ayun, very good, very good. Okay, si Sean naman, anong ikaw? May plano ka bang iba? Opo, ngayon po, first year din po ako sa college, taking up industrial engineering po. So, if ever naman, kung di po napasok sa Sparkle, so yun po, tatapusin ko po yung, ano, I'll just focus on school and then hopefully work with my dad. Ayun, okay. Maganda mo pala mga future nyo, just in case, ano, hindi kayo naging mga artista. And with that, thank you sa inyong apat and be good. Galingan nyo dito sa, because itong pag-aartista, swertihan ito. Hindi ito basta dumarating lang na gusto nyo, hindi, no? There's luck, there's also hard work. Okay, so galingan ninyo. Thank you very much.
you. Thank you po, Sir Ruel. Ang susunod naman po na tanong ay from MJ De Leon of Glitz. Hi, MJ. Hi, good afternoon. Akala ko later pa ako magtatanong. But okay, hi guys, congratulations. My first question is siguro for Larkin and Sean. Is it Sean or Sian? Sean. Sean po. Sige, for Larkin and for Sean. Since na-launch kayo sa Sparkada, to be part of the Sparkada, ano yung significant na change sa buhay niyo? Like, bawal na ba mag-mall? Things like that. Siguro po ako yung ninibago ako sa pag may kailangan, gusto kong i-bend sa appearance, magpapaalam muna ako. Kailangan ko rin maging cautious sa mga pinopost ko, sa mga sinasabi ko online. Kasi para siyempre maprotektahan din yung sarili ko. Saka lahat ng tao na sa balik. Ayun po. For me po kasi the biggest thing kasi moving here to Manila. Kasi I'm based in Davao po. So yun po yung biggest change talaga ever since I got launched. And also, yun, everything when it comes to social media because dati di masyado ako nagpo-post. Now I have to be active on them. And yeah, everything that comes with it is new to me. So I'm sure you guys are adjusting towards the changes. But diba, congratulations. Kasi again, medyo mahirap ata papasama sa Sparkada. Okay, thank you. My next question is for Vince. I'm not saying na you are a thirst trap, pero my question is, kasi parang nakakita ko rin na even if you're gifted with, you know, the physical attributes na kayang-kaya mag-thirst trap, pero parang somehow you're trying to like limit or control yourself. Pero my question for you, kailan ang isang post sa tingin mo magiging isang thirst trap? Siguro po pag malaswa na po yung post. Ganun po. Siguro po ganun yung ano, yung yun po yung parang makukonsider na thirst trap na po pag medyo malaswa na po yung post tapos malaswa din yung caption. So feeling ko yun po. Kasi ako po nagpo-post lang po about fitness. More on about fitness. Yun lang po. Kasi I love fitness po. Okay, I see. O, kita naman namin. Pero itong fitness journey mo, sinishare mo, di ba? Kung ano yung mga, the kind of diet and the exercises that you do. So, parang wala ka bang sort of secret ni Vince on how to stay fit? Siguro po, ano, like, yung secret ko po is 70% po talaga is diet and 30% mm-hmm. is workout. So if yung diet is medyo palpak yun yung goal, hindi mo ma-achieve yung goal. Kasi ano po eh, nagka-coach na din po ako, tapos na-try ko na rin po mag-coach ng ibang tao. So medyo madami okay. na rin pong experience about fitness. Yun po. I see. Okay. Thanks Vince. Tatanungin ko pa sana yung mga specific diet steps for DM na lang. Anyway, for Raheel, for sure na ask ka na before that meron may strong resemblance with, you know, James Reid. Do you think it's a good thing or a bad thing? I mean, it can be both a good thing and a bad thing. It can be a bad thing kasi ayaw ka naman ma-brand as kamukha lang James Reid. Pero it's a good thing rin kasi it's an honor to look like someone na very high na sa career. You know, marami ng accomplishments. Kaya, good and bad. Mm-hmm. May effort ka ba na somehow ibahin? Parang nakukonscious ka ba na, for example, magsitake ka ng selfie or TikTok and then napapansin mo sa sarili mo parang James Reid talaga. May effort ka bang gano'n? You know, to make it actually, different? Actually, every time. Never ko naman talaga naisip na nakamukha ko siya. Especially if nagpipicture. I only think about it every time na sasabihan ako in person. Yun lang yung times na papasok sa isip ko. Mm-hmm. Okay. For you guys, for all four of you generally, kasi diba, it's so difficult, especially ngayon na para people will be observing you physically kasi nga kaka-launch lang, new faces. Ano yung mga iniba nyo sa daily activities nyo? Just, you know, mas naging self-conscious kayo. Ano ba yun? Mas
naging ano sa skincare, for example, or ano yung mga iniba niyo? Ako po, I started to sleep early kasi mas kailangan po na talaga maging punctual at times, you know, saka skincare rin kasi sabihin sa tato, oh. Basta, ayun, the skincare kasi sensitive talaga skincare. Yun, marami talaga nagbago. What about the others? Sa akin naman po kasi ano, diet and fitness din po. Maraming salamat po kay Coach Vince Maristella. Si Larry King. Ako, actually, pareho lang kami ni Sean. Salamat kay Coach Vince Maristella. Since nung nag-start po yung Sparkada, sobrang botchog ako sa video. Botchog ako. So, dahil doon, parang gusto ko ibay yung sarili ko with the help of Vince. Tinulungan niya ako sa diet, sa mga workout. Ganun. So, ayun. Yun yung nag-iba. So, si Vince, ang at least my free fitness instructor na kayo sa mga tapings niyo, no? Sa akin naman po, yung nag-iba po sa akin is mas naging conscious din po ako kung ano yung tsura ko sa pag umaalis ako ng bahay. Kasi naniniwala po ako na yung orientation namin nila Mr. M na paglabas ng bahay, dapat artista mode agad. Artista mode agad. Yeah, that's the keyword. Tama yan. para talagang sparkada yung dating, diba? So, yeah, let's go to Kot in his arms. Meron na ba tong view, screen date? Or paano, kailan namin to abot? October po yata. I think October. Pero tapos niya na siyang na-shoot as I understand sa Baguio, di ba? Last 2 days na lang po sa Rizal. Somewhere here sa Manila. Okay. Maybe I have to ask Sean just very briefly sa Kot in... Wala pala si Sean sa Kot in His Arms. Si Raheel na lang sa... Or si, is Sean in Kot in His Arms? Kasama also? Po si Sean. Okay, sige. This is for you, Sean. Sorry, nakakonfuse ako. But for Kot in His Arms, very briefly, what should we expect in Kot in His Arms? Anong dapat aabangan ng audience? Just expect a feel-good story. It's like a show that you watch every night and you get to enjoy, and it's very youth oriented, so relatable to everyone. Meron naman din mature tones, so pwede siya for the older audiences, and it might seem kind of simple at first, but it gets rocky towards the end. Mm-hmm. So feel good light, but merong lessons pa din. Apo. Okay, we're excited for that. One last thing. Siguro, I would ask you na lang kung, well, the usual question, na what do you think are your like greatest asset to be in showbiz? But, hindi kayo ang sasagot. Maybe, yung mga kasama nyo ang sasagot for you. So, for example, I'll ask Raheel, what do you think is Sean's greatest asset? Answer ka na? Oh. Yep. Okay. Siguro, I think yung greatest asset ni Sean, siyempre, aside from being a nice person, siguro, yung, you know, kapag siya lang kasi yung, parang he's not trying to be funny, pero funny talaga siya. So, parang, pwede talaga siya maging comedian. Pero aside from that, magaling rin siya umacting, magaling siya mag-adapt sa changes. Ayun. Yun yung nakikita kong asset sa kanya. Humorous and very adaptive. Okay, thanks, Raheel. For Sean naman, what do you think is Larkin's biggest or greatest asset? Si Larkin po, sobrang galing kumanta, and then mag-gitara, magaling. Tapos, yung work ethic niya rin po, he's really hardworking. Mm-hmm. Like, yung launch namin when it comes to AOS, sobrang nakita ko po rin talaga yung effort niya to learn. And also, pagdating po sa acting, when it comes to dramatic roles, kasi naman ng workshops, kasi nararamdaman ko rin po talaga siya when he's acting. Next drama king pala natin itong si Larkin. for Larkin, well, if you can comment also for Vince, what is Vince's greatest asset? Pinaka napansin ko po kay Vince, sobrang responsable niya sa lahat ng bagay. Kahit sa trabaho, kahit sa personal hobbies niya, sobrang responsable niya, sobrang strict. So kapag tinry mo siyang guluhin, magagalit siya sa'yo.
pati dun sa pagbitrabaho nung before pa sila mag-start sa taping nila, sobrang nakita ko sa kanya na sobrang gusto niya mag-workshop na mag-prepare. So sobrang responsable niya talaga dun. I see. Okay, kuyang-kuya talaga, no? Oh, what about for Vince, for Raheel naman? Ay, ito, madami ang masasabi dito kay Raheel. Dahil kasi ano, naka-work ko na si Raheel sa, yun nga, sa Cotton's Arm. So, nakita ko yung work ethic niya. Sobrang sipag ni Raheel to the point na minsan, yun nga, mag-isa siya sa rooms, nag-aaral lang siya ng script. So, meron siyang me time, ganun. And nakikita ko din na sobrang punctual niya na tao and palaging on time siya. Ayun. Keep doing the things that you're doing good. Continue it, guys. And congratulations. Hope to see more of you soon. Thank you. Thank you, MJ. For our next question po, let's call Albert Abelido of Chicanes. Hello po, Sir Albert. Hey, mabuhay! Congratulations, boys. Ayan. Yung first question ko is, with your entry in showbiz, alam naman natin na parang ang daming mga kailangan baguhin, ganyan. Somehow, I believe some of you may parang have experienced culture shock, parang ganon. But from your end, what is it that one thing na in-insure nyo na hindi mababago ngayon na pumasok na kayo sa showbiz? I'll start with you, Vince. Siguro po yung attitude ko na marunong ako lumingon sa pinanggalingan ko. Like, alam ko po yung mga taong tumulong sa akin from the start nung wala ako. And ngayon na nag-artista na ako, nandun pa din sila. And grabe pa rin yung pasasalamat ko sa suporta nila. Like, yung family ko and friends ko. Kasi sila naman po yung nag-push sa akin and nag alam yung tumulong sa akin para ma-achieve yung goals ko. And by the way, how are they responding yung mga friends mo na parang or family with you in showbiz na talaga? Parang may na-feel ka bang sa mo special treatment or minsan nako-conscious ka na parang oy, artista na yung kaibigan namin or ganun? Ay, wala naman po ganun. Kasi yung nakilala nila ng dating Vince Maristella, yun pa din po ako. Kasi ayoko po yung iniba yung treatment sa akin porque kunwari, naging artista na ako. Gusto ko kung ano lang yung dati, ganun pa din. Yun po. Okay. Thank you, Vince. Thank you po. Ayan, Larkin. Siguro po sa akin, hindi ko naman tatanggal yung tapang na na-develop ko all throughout my career. Kasi before pa ako magsimula, sobrang madali ako matakot sa kung ano man yung dumating sa buhay ko. Kung takot ako magka-problema, takot ako sa opportunities na sa tingin ko masyado malaki para sa akin. But now, parang dahil na-develop ko yung tapang na yun, gusto ko lagi siyang, hindi ko siya papakawala na treat ko. Kasi kahit ano bang problema yan, alam ko namang malalampasan ko. Kahit anong opportunity yan, kaya ko naman siyang tapatan. So, ayun po, gusto ko rin pong maka-inspire ng tao na maging ganun. Kasi malaking bagay po talaga siya. Malaking tulong sa pagkatao. Yeah. Kasama ba sa tapang dyan yung ano, yung pag-ready nung sarili mo sa pagharap ng mga possible na intriga, ganyan? Kasi yun, actually parang ingredient din yun sa success ng artista eh. Yung how he or she deals with intrigues, ganyan. Kasi syempre, yung projects, paiba-iba naman, di ba? Pero yung personality, andyan. How are you readying yourself for that phase na dadating sa showbiz career mo? I guess, expected ko naman po na mangyayari yun. So, sa ngayon, tinatry ko lang mag-focus kung kunyari may problema ko. Nagpo-focus na ako sa kung paano siya maayos. Kung hindi ko wala man lang sa control ko, mag-focus ako kung ano yung nasa harap ko, kung ano yung maganda para sa akin, para at least hindi ako masyado maapektuhan, hindi ako masira. Yun. Okay. Thank you, Larkin. Raheel. Hi po. Hello. So, yung trait po na ayaw ko magbago. Yes. Yung
pagiging totoo ko sa mga tao, specifically my family, friends ko. Kasi ayun nga, kahit lagi na lang akong inaasar na artist na yan, di na yung mamansin. Ayoko na ganun kasi just because artist na doesn't mean, you know, magbabago. Like, hindi ko pa rin silang makakalimutan. Yun yung ayaw kong mawala na artist sa akin. Oh, so, paano mo tinitingnan yung pagiging artista? Parang big deal ba sa'yo yun? O parang wala, work lang to, parang gano'n? I mean, it's a hard question kasi, oh, it is a big deal. Pero, just, you know, by being an artista, ayokong maiba yung treatment ng mga tao sa akin, you know, kasi ayokong makaisipin na yung mataas tingin, gano'n. Gusto ko same pa rin kung paano before gano'n. Same lives. Okay. Thank you, Raheel. Thank you po. Sean. Ano po? Just hello. Me. Like how I treat people, how I handle myself. Like, it's as if nothing happened. Parang ganun. And also, like, never forgetting like where I came from. Like, as a Davaoeno, taga Mindanao, ayokong makalimutan yung roots ko dun. Yun po. Okay. Ay, pero wait, di ba sa yours, nagko-continue ka ng pag-aaral sa Davao yung school or here in Manila? Here po in Manila. Ah, okay. That's nice. Ayan. And yung next question ko naman is, parang favorite na intriga kasi sa mga artista is yung tungkol sa kanilang love life. Ganyan. Kayo ba, as early as now, as tapos yung mga napapansin ninyo sa mga artista din, how they deal with intrigues related to their love life, may preference ba kayo in terms of mas gusto nyo yung non-showbiz or showbiz, and how private can you go with regards to your love life? Alam ko mga bagets pa kayo, pero syempre, for sure, meron na rin. Ayan. Sige, I'll start with you, Vince. Siguro po ako, hindi ko po naiisip or iniisip na kung non-showbiz ba or showbiz, kasi na feel ko naman na dadating yung isang tao na yun ng ano, na hindi mo nagdadating lang siya, hindi mo kailangan ipilit ganun. So kung may dumating na non-showbiz or dumating na showbiz, nandun na yun. So hindi ko siya masyado inisip, and focus lang po ako sa work ko ngayon, kasi lalo na kakasimula ko lang po, gusto ko maayos yung pagkakagawa ko ng trabaho. Ayaw masyadong distractions. Yun lang po. Ay, pero how do you resist the temptation? Siyempre, you're surrounded with beautiful and talented girls, ganyan. And siyempre, you're at the peak of adolescence somehow. Paano yung pag-iwas ng distraction? Kasi ako parang, matanda na ako, pero parang di pa rin ako makaiwas sa distraction. Siguro po ano, naiwasan ko siya in a way dahil masyado akong focus sa trabaho. Parang hindi ko siya masyado naiisip na parang, baka pwede to ligawan or parang pwede siya ligawan. Ganun. So parang, para sa akin, siguro, hindi ko po talaga priority yung love life ngayon. Okay. Naku, pareho kayo ni Tita Ki. Hindi priority ang love life. Sige, thank you, Vince. Raheel. Yes po. Good afternoon. See, the question was if, preference ko, like showbiz or non-showbiz. Yeah. Apo. And how private can you go when it comes to love life? Honestly, yung preference to po talaga is non-showbiz. Pero kapag, you know, meron naman taga-showbiz, saka, you know, mahal ko, then why not? Pero honestly, hindi ko po talaga priority yung love life ganun. Kasi it's better to focus on yourself muna, sa career mo. Taas ka na yung babae sa future na kapag successful ka na. Wala, naniniwala sa akin, tumatawa sila. Pero yun talaga yung nararamdaman ko. Pero wait, kasi di ba syempre,
halos I think yung mga roles na binibigay sa inyo is nagpapakilig eh. Diba? So parang may ka-eksena talagang kinikilig with a girl, ganyan. So how is it for you considering na parang hindi mo priority yung paano mo ina-unguard yung sarili mo sa mga ganyang part? Ayun na nga po eh, since yung character ko po dun sa ano sa show is a playboy, yun. Parang mahirap po talaga for me kasi opposite talaga yung personality. So I really had to adapt to change. So mahirap talaga siya. Pero kinakaya ko naman. Yung face mo looks like a playboy. Pero sorry for the judgment. Pero taray naman, I'm happy to know na it's the opposite. Thank you. Thank you. Okay, sige. Thank you, Rahiel. Larkin. Ako po, hindi ko pa naiisip masyado. Before, gusto ko ng non-showbiz. Pero sa ngayon, I'm still trying to discover kung ano ba talaga yung gusto ko sa isang babae. Kung ano ba talaga yung gusto ko sa relasyon. Pero hindi ko rin siya priority sa ngayon kasi ang daming opportunities na nasa harap ko ngayon. And I want to make myself successful first before I mind other businesses regarding that. Okay. Pero hindi ka naman pinagbabawalan na magka-jowa? Hindi naman. Okay. Okay. Good luck sa pag-discover, Larkin. Thank you. And Sean? Ako din po. Hindi ko pa siya priority ngayon. I just really want to focus on work as someone na bago pa lang. Pero if ever naman, kasi non-showbiz or showbiz, sabi nga po ng nanay ko, wag tatanggi sa grasya. Bang kung meron din ako yun. Masaya lang po ako ano ibigay sa akin. Pero as far as how private I can go, siguro if ever I'm in a relationship, let's keep what we can keep private. Mm-hmm. Yan lang. Pero, sorry Sean, how do you see yung mga showbiz of girls na nakikita mo? Do you find them attractive? Parang may ganun ba? Or parang talagang tinitingnan mo siya as workmate lang? May ganun, paano sa'yo, Sean? Siyempre po, lahat naman po maganda, talented. So, like, it's normal, like, to admire someone. Like, ganun lang, to have a crush, ganun. Pero, as in, naka-instill sa utak or something na. Hanggang dun lang yun. It's just a crush for, like, focus on work. And these are people that you're gonna work with. So, para kumbaga, just professional relationship. Ganun po. Okay. Sige. Thank you, Sean. Thank you, boys. Good luck sa career ninyo and more power. Thank you. Thank you po, Sir Albert. So before we proceed to the next question, let us welcome po Michael Sager. Nandito na po siya sa ating Zoom. Hi, Michael. Hello po. Hello po, everybody. All right. So for our next question, tawagin po natin si Sir Gorgy Rula of PEP. Hello po, Sir Gorgy. Hi, good evening. Good afternoon. Sorry, good evening pala. tanong ko lang sa inyo lahat. May mga ilang, siguro 3 questions lang para sa inyo. Though hindi pa si Michael nakasagot kanina, napansin ko lang, bakit yung mga nabanggit ninyo na gusto nyo makapartner or parang crush ninyo, ang laki ng age gap, parang mas, kayo ba sa edad ninyo, mas na-attract kayo sa mas older women, yung mga mas malaki, mas, o tawang-tawa si Sean, mahilig ka ba sa mga matronics, Sean? Though hindi naman matronics si Hart, pero mas gusto nyo ba yung ano, mas gusto nyo yung hindi nyo kaedad? Sino ang unang magsasagot? Si Larkin na muna. Guwapo-guwapo ni Larkin, no? Parang ano, parang Bollywood actor. Okay, go. siguro po mga 2 years na agwat, ganun. Yun yung gusto ko. Yung mga ka-age ko lang, then 2 years na. Gusto nyo mas older sa inyo yung girl? Depende sa babae po. depende rin sa babae. Pero may girlfriend ka ngayon, Larkin? Wala. Okay. Tapos, ito, sagutin mo na rin para masagot na rin ng lahat. Na-mention yung Heart, sina Bianca, sina
Marian yung gusto niyo makapartner. Pero sa Sparkada, sa Sparkle, sino yung gusto niyo sanang maka-love team? Kung sakaling ilalove team kayo kanino, sino yon? Kahit hindi pa namin masyadong kilala, para i-research na lang namin at tingnan namin kung bagay kayo. Sino yung gusto niyong ano? Ako po actually kung sino lang yung i-pair sa akin, okay lang naman. Hindi, pero sino yung naka-attract sa'yo, Larkin? Ayoko ng safe na sagot. Pasit na. Siguro. Si Dilek po siguro. Sina, sorry? Si Dilek po. Kasi siya po yung pinaka-close ko na babae. Anong full name niya? Kasi hindi ko masyadong kilala. Dilek Montemayor po. Dilek Montemayor. Dilek Montemayor. Yes, parang ano ko na. Nakita ko na yon. Okay. May sasabihin ka pa, Larkin? Wala na po. Okay. Sean? When it comes to the age po, wala naman, like, it depends on sa babae po. That's what matters more. Like siguro, plus minus 2. okay. Plus minus 2. Pero may na girlfriend ka na, Sean, na mas older sa'yo? Wala pa po. Wala pa. Puro kaedad ko pa lang po. Okay. Pero single ka ngayon? Opo. Okay. So sino sa mga Sparkada ang gusto mo sana makalove team kung sakali? Si Kirsten or si ano po, Tanya? Si Kirsten, ano nga pinyedo nun? Gonzales po. Gonzales. Kaya Kirsten Gonzales. So, okay. Actually, Sean, may karakter yung face mo eh. Pwede ka talagang mga challenging na role ibigay sa iyo. Siguro ayusin lang yung hair. Siguro mas may karakter ka, mas ano, may hindi ka naman yung gwapong-gwapo, pero may karakter yung itsura mo na pwedeng babagay ka sa kahit anong role. Kaya good luck. How about sa you, Vince? Vince, parang bagay ka talaga sa mga pa-cute na role. Parang ang daming na maada sa'yo ng mga bading. Marami kang ma-attract ng mga bading sa'yo. Si, isa na doon si Romel Gonzales. Kanina pa siyang hot na hot sa'yo. Siguro po, ano, yung preferred ko po is same nung kay Sean, plus 2 or minus 2 or plus 3 minus 3. Plus 3 naman. Minus 2. Ganun po. Okay. So parang medyo mas more ang gusto niyo talaga. Medyo mas matanda sa inyo, no? Siguro po hindi naman ano. Nandun lang sa range. Nandun lang. Oo. Pero kasi, syempre, pag yun ang magusto nyo makapartner, heart, Marian, hindi ba kayo ma-intimidate agad pag masalang kayo sa mga eksena na sila yung ka-eksena nyo? Siguro po ano, may intimidate, pero doon naman papasok yung ano, pagka-professional. Yun po. Yun nga, sabi ni Rahel, can adapt to change po. Si Rahel eh, sagot na, gusto na sumagot, gusto na sumali sa usapan. Pero sige, sino yung gusto mo sa Sparkada na makapartner, maka-love team kung sakali? Sa love team po? Natingin mo bagay kayo? Close po ngayon kay Roxy po. Siguro kay Roxy po. Roxy? Yes po. Roxy, ano yung apelyado niya? Roxy Smith. Okay. Naku, si Viz, pag magsalita, para bang nang-aakit. Parang ang hirin ng boses. Pakilakas-lakas lang. Sorry po, okay. Sorry po. Yeah. Okay. Sige, thank you. Babalik kita mamaya. How about sa'yo, Rahel? Hi po, good afternoon. Good afternoon. Rahel, pang ano ka talaga eh, matinee idol ang dating mo eh. Kasi parang pwede kang, pwede kang threat kay Miguel Tan Felix. Hey. Diba? At tataubin mo na sina Daniel Padilla and James Reed. Hindi. Yes. Sige. Ganun din, parang plus 3, minus 2 rin ba ikaw? Or can adapt to change, sabi mo nga? I mean, since I'm 20 years old, meron na rin mga 60 na mature. Pero it doesn't mean na papayag ako sa ganung age. You know, meron pa rin talagang limit. So, siguro plus 2, minus 2 lang rin. Yun lang yung limit ko. Ganun. Mga tipong ganun. So, mga tipo rin ni Heart, saka ni Bianca, yata yung nabanggit mo kanina. So, sino sa mga ano naman, ang tingin mo naman papapalove team sa'yo sa mga Sparkada girls? Si Ann, siguro.
Si ano po si... Sino ba? Ba't parang tawa-tawa sila? Parang gusto yata ni Sean si ikaw maka-love team. Si ano po si... Siguro si ano... Siguro ano na lang po si Vanessa or si Kirsten. Ah, si Kirsten or Vanessa. Yeah. Hindi ko masyado matandaan yung Vanessa pero yung Kirsten ang cute ng mukha. Parang yeah, pwede nga. Parang bagay kayo. Parang pwede. Okay. Babalik ako mamaya sa second question ko. Oy, Michael, napanood kita sa daig kayo ng lola ko. In love fairness, bro. I don't know kung yun yung first mo na salang na show. Ang lakas ng dating mo sa screen, ang lakas ng dating mo sa TV. At okay naman for a baguhan tapos kay Xenia mo pa Jillian Ward, di ba? Yes. Kumusta yung experience na yon? At yun na nga, itanong ko na rin sa inyo. Sa iyo kung sino gusto mong maka-love team sa mga Sparkada. Well, for the egg po, it was such a great experience. First acting ko sa Philippine Television. So, being nakasama ko si Jillian Ward, medyo ni-nervous ako kasi yung first take talagang kita na nakaano pa yung shoulders ko kasi I was a bit nervous. But she was very friendly and I was also working with some veteran actors. And as well as Vanessa po sa Sparkada. Kaya I was more comfortable to work with them. And because of that, the show or the taping went by fast and it was so fun. Good, enjoyable experience and I learned lots from them po. And ginamit ko din yun po sa taping namin last month or kakatapos lang for Baguio. So it was a good experience po. For Sparkada na... Ay, sorry. It's okay. Yes, okay. Go ahead. Sorry. Okay, for my Sparkada, sino kong gusto makalove team? Well, si ano naman po, hindi po siya Sparkada, but siguro gusto ko po makatrabaho si Stephanie as a love team kasi I worked with her music videos before. So, yes, siguro po siya na lang. Sino? Sorry, Stephanie? Si Stephanie po, yes. Stephanie. Okay. Sige, good luck. And, sana may magagawa ka pang parang katulad ng Daig na medyo okay yung mga role na nabigay sa'yo. No? Yeah. Okay, sige. Thank you, Michael. Next question ko, start ulit tayo kay Larkin. May mga ano na ba kayo? May mga fans na ba kayo? Tapos since bago pa lang naman kayo na salang, gusto ko lang makuha yung take ninyo or kung ano yung opinion ninyo or anong pananaw ninyo sa pagkakaroon ng mga fans. Kailangan ba maging close kayo sa mga fans nyo? Kailangan ba makikinig kayo sa fans, sa sabihin ng fans nyo? Or magiging dependent kayo sa mga fans ninyo? Tapos, next na rin, diretso ko na yung tanong. Sa mga ngayon pa lang kayo nasasalang sa PressCon, wala pa yung mga face-to-face, Zoom pa lang, virtual pa lang. Pero ano naman yung pananaw nyo rin sa mga entertainment press? Kailangan ba matakot kayo sa mga reporters, sa mga movie press? Or kapag isusulat kayo ng hindi maganda, kailangan pa pakikisamahan nyo sila or aawayin nyo sila? Okay, dun muna tayo sa fans. As for me po, sobrang thankful ko po sa mga fans ko kasi todong suporta po talaga sila lagi. Todong mahal yung bibigay nila sa akin. Sobrang nakikita ko yung pagmamahal nila para sa akin. And para sa akin po, gusto ko bigay sa kanila yung kasiyahan na kaya ko mabigay sa kanila. Gusto ko mapakita ko sa kanila na sobrang na-appreciate ko sila. So, actually, never po ako nakaramdam ng kahit anong inis o kahit anong bad emotions man towards sa kanila. Kasi unang-una, sila po yung parang bumubuhay din sa career ko as Darkin Gastor. Sila rin po yung nagpapaangat sa akin. So, yun po. Sobrang thankful po ako sa kanila. And yung about po dun sa media. Sino ba? Sige, parang nawala. So, ano parang ano ba yung kailangan ba meron boundary or parang meron kayong limit or merong mga kailangan din hindi naman talaga all out ang pakikipag-closing niyo sa mga fans. At ano tawag sa mga fans mo? Mga Larkinatics na ba? Ano? Larkinatics? Larkin Warriors po or Larkinatics. Okay. In terms of boundaries, parang wala pa, no, hindi ko pa po siya naiisip sa ngayon. Okay. Maaga pa naman. Kinakausap ko pa naman po sila lahat. Mm-hmm.
sa, how about sa mga, well, ngayon ka pa lang, I don't know kung pang ilang salang mo pa sa mga press con, pero medyo takot ka ba sa mga entertainment press? Medyo takot ka ba? Or halimbawa, masulat ka na hindi maganda, pakikisamahan mo pa rin ba sila or iiwasan mo na? Ako naman po, to be honest, kinakabahan pa rin ako sa mga ganito at the first. Kasi, syempre, kaharapin ko yung public press, kaharapin ko lahat. And I have to always be cautious of what I say. Pero, kung may interns mo sa takot na masulatan ng masama o ano, ang para sa akin lang naman po, basta maging mabuti ako sa mga tao, sa mga mabuti, wala akong judgment, just be who I am. Okay naman po ako sa mga pwedeng mangyari sa akin. Mas alam ko po kung sino talaga. Pakikisamahan mo pa rin. Pakikisamahan. Or piliin mo na lang kung sino yung pakikisamahan mo. Pwede rin po. Oo. Ang pakikisamahan mo na number one si Romel Gonzalez dahil siya na yung number one fan mo. O, tandaan mo ha, Romel Gonzalez. Yan, magiging PR mo na yan. Hindi ka niya siraan forever. Love the love kanya niya, Larkin. Okay, go, Shan. When it comes to fans po, super thankful lang po talaga for all the support that they've given me. Like, nakataba po ng puso when you're able to make people happy just by doing what I do. And siguro po, and yung support nila is also, I feel the need to reciprocate that. So I try my best na as much as possible to, wala na, kausapin din sila. But of course, with the schedule and everything, I di ko kaya every day. And also like most people in your life siguro, just keep the boundary there. Like there are some things talaga na you just keep to yourself. Not everything is shareable. So, gano po, just keeping that sort of friendship with the fans. That dynamic po. How about sa mga movie press? Takot ka rin ba? Or paano mo sila pakikisamahan para hindi kanila susulat ng mga negative? For when it comes to entertainment press po, yes, pwede kang sulatan ng negative, but it also comes with a good na pwede ka rin nilang sulatan ng maganda. Like, okay. It's a sort of love-hate relationship. Pero at the end of the day, entertainment press is part of show business. And parang kumbaga just keeping it professional. And para sa akin, I just have to be me. Show who I am. Yun lang po. Wow. Ilang taon ka na, Shan? I'm 19 po. Isipin mo 19, may mga ganun ka ng opinion, di ba, nasagot. Ang galing mo. In fairness, magaling ka. Hindi showbiz ang sagot. Sige, thank you, Shan. Vince? Sa fans din naman po, sobrang thankful ako na grabe sila sumuporta. And ganun din naman po ako, in-reciprocate ko rin po yung pag-suporta nila by nagpapasalamat ako sa kanila, like pini-PM ko din sila, like nag-reply ako sa mga messages nila para din ma-feel nila na binibigyan ko ng value yung efforts nila. So, pero yun nga po, nilalagyan ko pa din po ng boundaries kasi yun nga po, like hindi naman pwede lahat i-share. Kahit sa mga friends ko, hindi naman lahat ng stories ko alam nila. Yun lang po. Alam mo, Vince, ang sexy-sexy mo magsalita, pero sana mas maganda kung medyo malakas ka at medyo mas clear yung mga sinasabi mo. Sorry diba? Po. Kasi parang ano eh, parang alakas na dati mo, parang sexy mo magsalita, pero yun nga, sana medyo malakas. Okay, go. How about sa mga movie press naman? Sa mga movie press naman po, siguro po, yun nga po, totoo yung sinasabi ni Sean na kasama yung mga press sa show business. So, siguro lahat naman ng mga tao may makikitang masama talaga sa'yo. Good, bad, ganun. Ang importante, kilala ko yung sarili ko and alam ko kung ano yung tama at mali. Yun lang po. Oo naman. Sige. Thank you, Vince. Good luck. How about sa'yo, Rahel? Sa mga fans? Sa mga fans po, honestly. Dami mo ng fans, Rahel, I'm sure. Para ikaw may pinakamaraming fans. Di naman po. Sakto lang. And kahit bago lang po ako, may mga konti-konting fans, masaya na po ako sa ganun kasi
kahit small things lang mga sinasabi nila, like na-inspire ko daw sila, like nakakataba siya ng puso. And without them, I wouldn't be where I am rin. Kasama rin sila sa mga inspiration ko. And sa boundaries naman po, actually, lagi nga po ako nag-i-interact sa kanila. So nasabihan na rin po ako na maglagay ako ng boundaries kasi ina-accept ko sila sa personal Facebook ko, ganun. Eh, wag daw po ganun. So, ayun, I'm learning to put boundaries rin sa mga fans. Pero sa mga real-life people rin, sa mga friends mo, mayroon po talaga boundaries. So, same lang. Dapat inano ko rin yun sa fans. Mm-hmm. How about sa mga movie press? Sa movie press po, actually, medyo kinakabahan po ako. Pero masaya rin kasi they would get to know me rin po. Actually, lahat kami, since yun nga, kilala namin yung sarili namin, mas masasabi namin who we truly are. So, mas makikilala kami ng mga tao, ng mga press. So, yun. It's a good thing po. Okay. Sige. Thank you. How about you, Michael? Yeah, I'm very thankful for my supporters po, of course. They've been with me through my journey, before showbiz pa din, kahit sa streaming apps po. Kaya super thankful for them. But of course, you need to keep a healthy boundary between your relationship with them kasi there's some things that, as Sean said, that you have to keep private. So for me po, I just catch up with them sometimes, talk to them. Pero minsan, I need to know din na there's a boundary that we can't pass. So as long as it's okay naman and we're still able to thank them for their efforts and all their supports, I think it's okay with me po. Regarding the press, just like Erhiel, I get nervous whenever there's media cons, there's interviews. Mm-hmm. But again, it is part of showbiz. And for sure, meron minsan a bad write-up. But it's really true na you know who you are and you be yourself. Kasi at the end of the day, they can write something, pero kung alam mo naman sa sarili mo na okay naman and wala kang ibang ginagawa, then it should be okay with you. But yeah, yun lang po. May mga fans ka na ba, Michael, na galing sa mga fans ni Julian Ward after nang daig kayo ng Lola? May mga there was a few fans mga Jillian Ward supporters po, madami pong nag-support din sa akin and madami okay. din po nag-ship ng mga as a love team, but yeah, it was fun po. Ah, okay. Alam mo, para kang si ano, pag magsalita, para kang si Robbie Domingo. So siguro pwede ka sa hosting din. No? Yeah, okay, I would love to host. Ano po, oh, one of my... Oo, bagay sa'yo. May pagkaganon, ha? Uy, last na lang ha. Sorry, maka may marami pa magtatanong. Pero gusto ko lang tanong. Nabanggit nyo na kanina yung mga, ang iba sa inyo, nabanggit nyo na yung mga talents ninyo na kung saan talaga kayo nag-excel. Like si Larkin sa singing. So, pwede ba, yun nga, sa'yo Larkin, sa singing ka. Anong show sa GMA7 na gusto nyo sana maging part kayo? Ikaw, sa'yo Larkin, since sa singing ka talaga. Sa ngayon po, actually nakakapag-participate naman ako sa AOS. Doon ko po talaga pinakagusto kong show sa GMA. Kasi doon ko po napapakita yung talents ko. Oo, tama. Oo. Sa pagkanta, sino yung gusto mong maka-jamming doon kung sakali? Maging regular ka ng AOS? Actually, nung nakilala ko na yung mga singers doon, sila Bill Mark, sila Kuya Garrett, nagpag-usapan namin na magja-jamming kami sometime sa mga bahay namin. So, ayun po. Gusto ko rin po sila maging kasama sa mga paggawa ng kanta. Gusto ko sila makakulap. Ayun po. Okay, good. Sige, good luck. How about sa'yo, Shian? Ano talaga, anong talent? Sa acting ka ba talaga nag-excel sa tingin mo? At anong show sa GMA na gusto mo sana maging part? Siguro rin po sa dancing. So, gusto ko rin po sana maging regular si AOS. Yeah. Hmm. Po. Sino gusto mong makapartner sa dancing? Siyempre po masabay sina Raver, sina Mark Heras, sina sa mga girls. Sa girls, sina Miss Kylie, sina Bianca Umali, yan po. Si Barbie, ganyan. Opo, it'd be such an honor to share this thing. Okay. Sige, thank you. So you, Vince. Siguro po sa Bubble Gang. Ah, so
sa comedy. Tingin mo mag-i-excel ka sa comedy? Feeling ko po, gusto ko subuhan. Yun po. Kung... Ah, okay. Sige. So, dream mo na maka-eksena si Bitoy, si Michael V. Opo. Yun po. Sila Michael V. Ah, oh, sige. Okay din yun. Bagay din sa'yo. Sige. Thank you. How about sa'yo, Rahel? Actually, same na question. Gusto ko rin maging regular sa AOS. You know, I want to hone my skills yun sa pagsasayaw. Kahit I may not be the best, gusto ko talaga siyang gusto ko siyang matutunan, you know. Oo. At saka magandang training ground din talaga kasi yung acting, matutunan naman ninyo later on eh. Pag ma-handle kayo ng maayos na director. Pero maganda nga siguro training ground talaga ang AOS. So more on sa singing ka rin and hosting, ganon? Ako po? Dancing po, yeah. Yun yung po. Sa dancing, sorry. Yeah. Dancing tsaka hosting na rin tuloy. Ay, hindi pa. I haven't tried hosting yet. Ah, hindi pa na-try. So sa dancing lang muna. Yes. Okay. Sige. Okay. Pero ano yon? Pag-aralan mo rin ng singing and hosting. Para yeah, I will po. Bentang-benta ka sa mall show. Yes. Ganun kagwapuhan, dapat bongga yun sa mall show. Diba? Thank you po. Yes. Okay. Sige. Good luck. Thank you. Thank you. Michael? I love to sing and dance po. So just like Sean and Rahel, I want to, and Larkin, gusto ko din po mag-regular sa AOS. Kasi nakaka-enjoy lang pag sumasayo ka kasama po sa Parkada or with the artist that you'd love to share the stage with. So yeah, sa AOS din po ako. Ah, okay. Sige. Thank you. Good luck. Salamat. Thank you po. Thank you po, Sir Gorgie. So before we proceed to the next question, I think Sean has to leave na po. So yun, Sean, before you leave, would you like to give a short message to our friends from the press? Opo, I'm sorry po, I have to leave na. But I really enjoyed talking with everyone and thank you for having me po. Thank you, Sean. Ingat ka. Okay, for our next question po, tawagin po natin si Bedeline Aguas of BB Aguas. Hello po. Hello po. Good afternoon po. Good afternoon po. Ayun. Ask ko lang since Barika ka-launch niyo lang and 'yun tawag sa grupo niyo si Parkada. So sa tingin ninyo ano klase kayong barkada? Or paano niyo i-describe yung sarili niyo as yung isa sa mga barkada ganun? For me po siguro yung barkada sa nakikita ko. Parang yung typical barkada lang na nag-aayaan na pupuntahan ko na rin pagka-travel kami to Laguna, kung saan man sa Pilipinas. Yung parang go lang po ng go, basta magkakasama lahat, basta nag-e-enjoy lahat. Yun po, yung since ang importante po sa amin, nakakapag-bonding kami lahat. For me naman po, as a barkada, parang I see us as a whole na very, very youthful and very full of energy, you know, through to each and everyone sa grupo. And, you know, masaya lang kami na makakasama namin ng isa't isa palagi kasi minsan-minsan na lang kami nagkikita. Yun nga rin po. Sobrang totoo nung sinasabi ni Rahel na minsan-minsan na magkita. Pero importante is close pa din kami and yun nga based from my experience sa amin sa set, mas madali yung trabaho talaga pagka-close mo yung mga kasama mo. Ako naman po, if I were to describe Sparkada, super unique and very talented kasi we all have our own talents and assets that we bring to the table. Kaya I love being with my Sparkada, especially po kasi pagkatrabaho nga, as Vin said, you're way more comfortable and it's an easier time. And honestly, work doesn't feel like work kasi ang saya lang pagkasama sila and work na pala yun. So yun po. Ayun, last na lang,
ask ko lang kung yung sa barkada ninyo ngayon, more on boys ba or more on girls? And parang sa inyo ba, parang meron ba kayong parang hiwalay ba? Hiniwalay nyo ba yung mga barkada yung boys or barkada yung girls? Parang gano'n. Honestly, hindi naman talaga maiwasan ng my group. Pero at the end of the day, lahat talaga kami. Like, we're all friends. Okay kami sa isa't isa. Pero there are certain people na you really vibe with, you know? Kaya, yun. Yeah, I feel like din po na we'll separate into boys and girls kasi we'll understand each other better. But at the end of the day, pag kailangan talaga namin mag-bonding, we're all very friendly with one another and the Sparkada boys and girls can be bonding together po. Yun po, for me po, same lang yung kay Rahil and Michael na sa una kasi medyo nagkahiwalay. Pero as nung tumagal po, mas naging close kami sa isa't isa, mas nagsama-sama kami, mas nagkaintindihan kami. And I think yun talaga yung importante kasi at least hindi na importante sa amin kung puro lalaki lang dapat, puro babae lang dapat. As a whole na talaga yung pag-iisip namin para sa isa't isa. Yun nga po, hindi yun po kasi may iwasan na mahihiya kasi like pag ako po, like, mas prefer ko talaga mga pagkwentuhan sa boys. Pero nung tumagal po, mas lalo na po kami naging close lahat. Kaya po, sobrang enjoy po na na-experience ko po yun. Yun lang. Thank you. And congrats sa mga project nyo. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ang next question naman po natin ay from Rocky Batara of TV series Craze. Okay, wala pa po. Na-disconnect po yata si Sir Rocky. So punta na po tayo muna kay Miss Diane Mariano of TSDUN. Hi, Diane. Thank you po, Miss Sarah, and good afternoon po sa Sparkada Boys. My first two questions po are, what's the most memorable lesson that you have learned from your workshops with Sparkle, and ano po ang pinaka-inaabangan nyo na Kapuso Show? So maybe we can start po with Larkin, Vince, Rahil, and then Michael. Hello po, Miss Diane. For me, ang pinaka-mahalagang natutunan ko is to just feel yung emotions, kung ano man yung dumating na emotion sa akin. Kasi in that way, mas binu-welcome ko lang kung ano yung dapat kong maramdaman, kung ano yung kailangan kong maramdaman. So nakatulong po talaga sa akin, lalo na nung tinuro ni Miss Anna. Kasi yun, nagagamit ko rin siya sa personal life ko. And yung pinaka-inaabangan kong show siguro, is yung show, yung mga kasparkada ko ngayon, yung ginawa nilang show. Inaabangan ko kasi gusto ko rin makita paano sila mag-work, paano sila mag-acting. Tsaka syempre para masuportahan ko rin sila. Thank you, Larkin. Vince? For me, yung pinaka-memorable sa akin is nung nag-workshop kami for our launch. Kasi po, yun po, nag-dance workshop po kami. Tapos, yung pinaka-naalala ko nun is lahat po kami nagtutulungan. When it comes to like sa choreo, ganun. Parang, kumbaga, naghihilaan po kami pataas para lahat maganda tingnan sa TV, sa stage, ganun. Kaya yun po. Tapos, ano nga po ulit yung second question? The second question po is, ano po ang pinaka-inaabangan nyo na Kapuso Show? Ah, syempre po yung pinaka-inaabangan ko yung show namin nila Rahil and Michael. Kasi gusto ko makita kung ano yung magiging outcome ng hard work namin, efforts namin, yung mga walang tulog na taping days. Syempre, gusto ko makita yun sa TV. Yun po. Thank you, Vince. Rahil? Yung first question po is yung pinaka-memorable po, no? Yes, pinaka-memorable lesson that you've learned from your workshops with Sparkle. Ay, yung pinaka-memorable lesson po na natutunan ko sa workshop is, ayun nga po, yung sinasabi ni Miss Anna to never judge yourself tsaka always own your space. Kasi yun lang talaga yung kailangan mo to, you know, reach
yung emotion na inaano mo. And yung sa, aside from the inaabangan ko talaga na show, aside sa show namin, yung show rin siguro nila, ano, Jeff, or yung upcoming show ni ano, Larkin, kung meron man siyang tape na nadadating. So yun, kahit anong show na dadating sa Sparkada, yun yung inaabangan namin lahat lagi. Thank you, Rahil. Michael? The most memorable lesson I learned from the workshops po has to be from Miss Anna when she said, own your space, just like what Rahil said. Kasi talaga po pagdating sa set, you'll get nervous because there's lots of cameras, there's lots of people, and then minsan nawawala ka sa lines mo. But you have to know, you have to be confident in yourself na kaya mo to and kaya mong i-deliver lahat. Talagang own that whole space that you're standing on in para you can deliver it properly. And to this day, parang na-realize ko na how useful that really was po. Kasi you can't get nervous. Kasi isang take lang yan. Or yeah, kung isang take lang yan, wala ka ng second chance. So give it your best at one take and you'll be happy with it po. Inaabangan kong show for sure, yung show namin, Love is Caught in His Arms. But of course, I'm excited to see Lolong. Kasi nakita ko po yung malaking alligator sa Marikina ba yun? And nakaka-excite na merong ganun pong series ang GMA. So I can't wait for that. Thank you. Thank you, Michael. And my last question naman po is for Rahil, Vince, and Michael. Ano po ang pakiramdam na mapabilang sa cast ng Love is Caught in His Arms? Sige. Ano po? Honestly, it's truly an honor na makuha ako. Yun na prank nga po kami nung nasa Loctes kami. We didn't, akala namin na pinapaalis kami. Pero yun, when we found out na kami na nakuha, you know, we were very ecstatic and sigaw kami na sigaw. You know, so sobrang blessed namin to find out na kasama kami. Yes. Ako naman po, sobrang thankful and blessed. And sobrang swerte din kasi yung kasama namin is yung Team Jolly. Si Alan and Sophia, napakagaling na actor tsaka actress. Sobrang dami kong natutunan sila sa kanila and siguro yun yung pinaka the best doon. Yung pagkatapos ng taping, meron kang napulot na mga binigay nilang tips sa'yo. For me po, it was so exciting and of course I'm so thankful, but before all our previous interviews and our media cons, we've always wanted to be working together as a Sparkada. And we got to work together. Kaya super happy po kami sa result. And yeah, it was nice working with Team Jolly po. Super bait nila and they made us feel so comfortable, especially because we're new actors po. Thank you so much for everyone. And congrats po sa mga projects ninyo. Thank you po. Thank you po. Ito naman po for our next question. Babasahin ko po from Tito Mario Bautista. Question niya po is gusto niyang malaman ang age ninyo and kung high school ba kayo or college na and kung ano yung course na tinitake ninyo. So let's start po with Larkin. Hello po. I'm 20 years old. I'm currently in college studying network and information security. Computer science. Thank you, Larkins. Punta naman tayo kay Rahil. Natapos ko na po yung high school ko, grade 12 sa San Beda High School, Alabang. Pero hindi na po tumuloy ng college kasi yun yung nag-pandemic. So naisip nila na alanganin. So nag-work na lang sa company ng dad ko. So pero I'm still, you know, is mag-aaral pa rin ako, you know, soon in the future. During next year. Okay, thank you, Rahil. So before po tayo pumunta kay Vince, kailangan na rin pong mag-leave ni Rahil. So ayun, may quick message ka ba before you leave? Ayun po, I'm really sorry something came up, pero I just wanna say na I really enjoyed it. And then sobrang ano, saya po ng mga ganito, yung mga ninja con. Kasi yun nga, sabi ko kanina, mas nakilala ako. So thank you for having me po, and I hope to see you all soon again. Thank you po. Thank you, Rahil. Okay, punta naman po tayo kay Vince. Yung age ko po is 21 years old.
Currently po, nasa DLSU po ako. I'm taking up marketing management. Tapos, patapos rin po kasi nasa thesis na ako. Good luck. Punta naman tayo kay Michael. I'm currently on a gap year po, but I will be going back to school this fall for a business po. And I'm 19 years old. 19 po. Okay, thank you. Ito naman po ang ating next question from GMA PSD SocMed. Ito na po ang ating last set of questions. So first is, as one of the young artists of this new generation, what's something new can you contribute to the showbiz industry? So let's start with Larkin. I guess as a new artist, ang makakontribute ko po yung kahit na bago pa lang ako, sobrang sobrang gusto ko yung ginagawa ko na the point na ginagawa ko lahat ng mga kaya ko para mag-shine sa showbiz dahil marami namang magagaling na artist. So I always try my best to find a trait na may share ko sa mga tao para mas makitaan nila ako ng potential. Thank you, Vince. Siguro ako papakita ko po yung passion ko sa pag-arte po. Kung gaano po ako, yung work ethic ko po, ganun po. Mostly yun lang po sa pagdating sa art. Michael? Well, I think yung new face ko po, of course, and the talents that I have to bring, whether it be in singing, dancing, and acting po, and hosting po. Thank you. Ang next question naman niya is para sa cast ng Love Is. So, si Vince and si Michael. So, sinong celebrity or actor ang higing peg ninyo in playing your character sa Love Is Caught in His Arms? So, kay Michael naman tayo mag-start. Si Sean Owen Farrell po, he's more swaggy. May sarili niyang dating. And he's also an athlete. So, if I were to compare him to an actor po, siguro parang Miguel Tan Felix din po siya kasi iba yung dating niya sa TikToks niya, sa social media. So, Sean Owen has his own style apart from his brothers. Kaya, ayun po. Ikaw naman, Vince? Yung character ko po is si Tristan Farrell. Medyo seryoso kasi siyang tao, tapos mahilig magbigay ng advice. Gustong-gusto ko ginaguide yung mga pinsan ko katulad si Michael. Yan po. Pag may problema siya, ganun. So, yung naisip kong peg na artista is... Sino ba? Alden Richards ba? Ganun ba? Pwede. Sige, thank you. At ito naman ang ating final question for you three. What's something you wish you knew before you entered the showbiz industry? So, sino yung gustong mag-start na? I somehow wish na nalaman ko kung gaano ka-challenging pagsabayin yung academics and yung showbiz. Kasi actually, totoong trabaho talaga to. And on the other side, kailangan ko din tapusin yung pag-aaral ko. So, at that time, medyo hindi ko pa siya nare-realize kung gaano na pwede maging mahirap. But, sa ngayon, kinakaya ko naman para sa career ko din. Good job. Okay, Vince? Ako naman, when you wish ko na, sana nung bata ako, nag-aaral na ako sumayo at siya ako manta. Para pagdating ko ng ngayong age ko, marunong na ako sumayo at siya ako manta at mas magagamit ko siya. Yun lang. Pag-aaralan naman. Punta na tayo kay Michael. Ako naman po, I wish I knew what goes behind the screen talaga kasi at first you might think acting is an easy job but it's very challenging din po. There's times na wala ka ng tulog, you have to memorize your scripts and all of that. But thankfully, with the help of the Sparkle Artist Center, po, they've been able to give us workshops and train us so that we're prepared for our shows.
Thank you, Michael. And there you have it, mga kapuso. That concludes our question and answer for today. So thank you so much po for all your questions. To formally wrap up this event, maybe call on the Sparkadas for their final message. So kindly take this time to promote your current and upcoming show. So let's start with Larkin Castor. Hello, everyone. Thank you po for having me. Thank you for the question. Sobrang na-appreciate support. And abangan niyo po ako sa AOS soon. Ayun lang po. Thank you po for having me. Thank you, Larkin. Michael Sager. Thank you so much po. Sorry that I came in late, but thank you for all the questions. I hope abangan niyo po ang new show namin ni Vince, Raheel, Sean as Love Is Caught in His Arms this October na po. Nakaka-excite because it's our first project series together pa. So please abangan niyo po yan. And sa social media ko po, you can follow me on Instagram, Michael Sager _, TikTok, MX Sager, and on Kumu as well, MX Sager. Thank you po. Thank you, Michael. Vince Maristella. Yun po. Salamat sa oras niyo po and salamat din po sa mga questions. And yan din sabi ni Michael, abangan niyo po yung show namin na Love Is Caught in His Arms. Tapos, if you want to know more about me, you guys can follow me on Instagram, Facebook, TikTok, at Vince Maristella. Thank you, Vince. And thank you to all our media friends and internal teams who joined us this afternoon. This has been your host, Sarah Foss, and stay safe po kayong lahat.